Habang busy siya doon sa pagtulong, may mga legal luminaries na tutok na tutok sa disqualification case against Bongbong Marcos. Sa Visayas and Mindanao na tinamaan ng Bagyong Odette, tuloy-tuloy po yung bayanihan ng ating mga kababayan, especially yung mga leaders po natin. Yung bayanihan spirit po ay nabuhay muli. As we know, noong panahon ni dating Pangulong Marcos, yan po yung pinaoso yung bayanihan. And this time, si Bongbong Marcos, binuhay niya uli ang bayanihan and nanawagan siya sa lahat, especially sa mga electrical operatives sa Luzon in parts of Visayas, parts of Mindanao na hindi man masyado inabot ng malakas na hangin, magtulong-tulong na para mapabilis yung restoration ng power supply. Now, according to the latest report ngayon sa Cebu, very active man kasi siya, no? Si Gob Gwen ng Cebu. Nakita natin, nag-aerial service siya. At pinuntahan yung mga lugar kung saan matindi yung tama ng bagyong si Odette. Parts of Cebu, ang sabi, naibalik na rin yung kuryente. So mabilis yung ano. Mabilis yung pag-responde. Yun naman dapat talaga. And the latest report, mga kababayan, dito, as published by Manila Times, umabot na po sa 169 yung mga nangamatay as reported by the PNP. Sabi rito, the PNP recorded 169 deaths from the onslaught of Typhoon Odette in Visayas and Mindanao. A consolidated report sent to PNP Chief General Junardo Carlos showed that Central Visayas had the most number of casualties, umabot po na 129, followed by Western Visayas with 22, Caraga, 10 yung mga nangamatay, Northern Mindanao, 7, and Zamboanga Peninsula, 1. Sabi rito, umabot din sa 107 katao yung na-injured and may 50 pa missing. So, itong number na to, mga kababayan, possibly tumaas pa. Kasi may mga areas na hindi pa po inaabot ng mga authorities dahil sa hirap ng tawag dito, yung daan, yung dadaanan po nila. Ang daming nakahambalang, mga poste, mga kahoy, at landslides. Yun ang nangyari, mga kababayan. So anyway, makikita naman po natin yung ating Pangulo ay nag-ikot-ikot na kasama si si Bongo. Siyempre yung, and he committed $2 billion to help communities hard hit by Odette. And the PCG, yung Philippine Coast Guard, nagpaabot na rin ng mga tulong para po sa ano, sa mga biktima ng bagyo. Sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, Duterte's quick aid to typhoon hit provinces, at pinangalanan niya si DSWD Secretary Bautista bilang crisis manager.
Duterte made the order as he visited different provinces that were ravaged by the typhoon last week. Para mas madali natin yung pag-deploy ng pagkain, non-food items, tubig, food supply, mga tents. Sabi ng Pangulo, kailangan pangunahan ito ng isang crisis manager. And tama din, siyempre, dapat may isang in-charge. And it's the DSWD pagdating dito sa ganitong mga situation po. For agriculture, Duterte ordered the Department of Agriculture to act on agricultural products, pieces of machinery, and fishing boats destroyed by UDET. And the government will send community tents to Siargao and Dinagat Islands after some evacuation centers were compromised due to the typhoons. Matindi yung epekto ng tama ng bagyo sa Siargao. Nakita nga natin yung mga tawag dito, mga beaches doon na napakagaganda, totally destroyed. So, yan po mga kababayan, ang mga updates dito. On the other hand, ibigay ko na rin ito sa inyong magandang balita tungkol kay Bongbong Marcos, kasi sabi rito, another legal experts defends Marcos candidacy. Habang busy siya doon sa pagtulong, mga kababayan, may mga legal luminaries na tutok na tutok sa disqualification case against Bongbong Marcos, mga kababayan. Sabi rito, the camp of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said the list of legal experts who declared that he is qualified to run for president continues to grow. 7 petitions has been filed. Alam na natin ito. And nadagdagan pa nga. But yung ibang mga petitions, ibinasura na ng Commission on Election. Emmanuel Samonte Tipon, a Filipino lawyer based in the United States, said the petitions were either weak or have no legal basis, mga kababayan. He practices federal law and is admitted to practice before the U.S. Supreme Court, New York, and the Philippines. Si Tipon, mga kababayan, Dean of Northwestern University College of Law, pointed to flaws in the petition. So, makikita po ninyo, mga kababayan, kung ano yung kalagayan ng mga reklamo na tama yung mga sinabi ng mga nauna na mga abogado dito po na mga magagaling. It is a piece of tawag dito, it is just a nuisance case and just a trust case, mga kababayan. So, huwag kayong mag-alala. Yung ating mga Marcos loyalist, tutok muna tayo dito sa ating kalagayan, paano makarecover yung ating bansa, especially ito pong areas na tinamaan ng bagyong Siyunet. Yan lang po muna, mga kababayan, ang short video natin ngayong umaga. Paki-subscribe na lang po para sa mga updates na mga mainit na balita kaganapan sa ating bansa. Yung ating channel po, Dante Talks. Paki po, maraming salamat. Bye-bye for now, mga kababayan. God bless.